Magandang buhay, farmer. Welcome back sa ating goats series. Ito po ang sinasabi ko sa inyo noon na kapag masyado tayong attached sa ating mga alaga ay mahihirapan ang kalooban natin kapag meron nang bibili sa kanila. Ngunit ang kagandahan naman sa pag-aalaga ng kambing ay anytime pwede tayong magbenta at magkakapera. Share ko lang po sa inyo na after 3 days namin ibinenta yung aming kambing ay bumalik po yung buyer at itinatanong kung sakaling nakabalik daw po yung kambing namin dahil nakawala daw po ito. Siyempre hindi po ito nakabalik at kung sakali man ay ibibigay naman po namin sa kanila. At dahil nga po tayong ay nagbenta ay bumili tayo ng kapalit nito. At pinangalanan natin itong Cielo. Ang reason po ng may-ari kung bakit nila ibinebenta ang kanilang kambing ay kulang na kulang daw po sa supply ng damo sa kanilang area kasi marami na rin daw po ang nagka-interest na mag-alaga ng kambing. Nakikita naman natin dito sa kanyang pangangatawan na medyo may kapayatan nga po itong si Cielo. Dahil sa unang araw niya po dito sa atin ay tinatry pa lang natin siyang paamuhin at medyo mailap pa siya sa ngayon. Naninibago pa siya sa kanyang bagong environment. Kaya natin siya binili dahil ginagarantya ng may-ari na isang buwang buntis na daw po ito at may history nga daw po ito ng panganganak na triplets. Kaya abangan po natin at isishare ko po iyon sa inyo sa aking mga susunod na video. Paano nga ba natin maparami ang ating mga alagang kambing kahit tayo po ay nagbebenta? Nabanggit ko po sa inyo sa aking mga unang video na nagsimula po kami sa 2 inahing kambing. Nakapagbenta na rin po kami ng 3 at sa ngayon ay meron pa tayong 5 natitirang kambing. Isang buckling, isang buck at meron po tayong dam na 3 inahing kambing. Una, para dumami po ang ating mga alagang kambing ay kailangan natin silang alagaan ng tama. Nabanggit ko po ito sa aking video sa Goat Series 1 at nasa ibaba po ang link kung gusto nyo pong mapanood ito. Pangalawa, yun lamang pong mga buckling ang ating ibebenta at itira po natin ang mga doling o ang mga babaeng kambing para ating palahian at para dumami din sila. Saka lamang po natin ibenta yung ating mga babae kung meron pong hindi nangyari, magandang nangyari dito kagaya nung aming kambing na si Aya ay naputol ang kanyang paa o nabali po talaga yung kanyang paa at hindi na po ito pwedeng remedyohan kaya nag-decide po kami nakatayin na lang siya. Nanghihinayang nga po kami dahil meron siyang palaging 2 anak. At ang isa pa niyang anak na ibinenta din namin dahil ang aming barako ay kanyang kapatid. Yun nga pong aming barako na si Ali ay kapatid po nung aming ibinenta ding isang babae dahil po hindi po maganda ang pagkakaroon ng inbreeding sa ating mga alagang kambing. Yun po ang isishare ko sa inyo sa ating mga susunod na video at abangan nyo po iyon. Pangatlo, kailangan kapag tayo ay nagbenta ay kung maaari ay bumili tayo ng kapalit nito hanggang sa hindi natin na-reach ang target na bilang ng ating mga gagawing inahin. Sa ngayon po ay nag-iisip po ako na magkaroon ng 10 inahin para mapabilis ang pagpaparami ng ating mga alagang kambing. Meron pa lang po tayo ngayong 3 inahing kambing at subaybayan niyo po dahil meron din po tayong 2 buntis na dito. Dati way back 2013 ay meron po kaming mga alagang kambing at medyo nagkaroon lang po ng problema sa kapitbahay dahil meron nga po silang mga tanim at medyo nakakaperwisyo po yung ating mga alagang kambing kaya nag-decide po kami na ibenta ito. At nagkaroon po kami ng natira pang pera kaya nag-decide kami na balikan po uli
ang pag-aalaga ng kambing dahil isa po talaga ito sa nakikita naming magandang gawin. Kaya ini-encourage ko po kayo na mag-alaga kayo ng mga kambing. Magsimula lang po kayo sa kahit dalawang inahing native na kambing. Yun lamang po, sana ay ma-inspire po kayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan, i-click ang subscribe button sa ibaba. Ganon din po ang notification bell para ma-notify po kayo na every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos. Mag-like and comment na rin po kayo sa ibaba. At susubukan ko pong masagot lahat ng inyong mga katanungan. Keep safe!